Okay, so, good morning! Okay, so, gawa tayo ngayon na, base ito sa request ng mga bata na talagang nahihirapan daw sila, paano mag-divide? Okay, so, bigyan natin muna ng doon sa madali muna. Okay, mga bata, let's say, diba, meron kayong ganyan, diba? Okay, 20 divide by 5. Okay, so, doon sa 20 divide by 5, kapag tayo nag-discounting, diba, sabi niya, 5, 10, 15, 20. Ayan. So, from yung makikita niyo. So, sa 20, ilan ang 5 for the things? 1, 2, 3, 4. Okay. So, yun. Nakalagay doon 4. Okay? So, yun yung sagot ninyo. Kaya, nagtatanong nyo, pag may sagot kayo sa taas, so, definitely, dapat may sagot din kayo dito sa baba. Ayan. So, 20, bawasan ng 20 ay 0. Kapag kayo ay maglalagay ng sagot sa taas, okay, kayo ay magdi-divide. Kapag kayo ay maglalagay ng sagot sa baba, kayo ay magta-times. Ayan o, 4 times 5, 20. Okay, so definitely, kung may sagot sa taas, may sagot din sa baba. Okay, laging ganun ha. Okay, now, so ito pa. Tingnan natin ito ngayon. Let's say, limbawa, from 20. Meron kayo, limbawa, ang tanong. 23. Ay, mali, dito palagi. Sorry. Let's say, limbawa, meron kayong tanong doon. 23 divide by 5. Okay, so ganun ulit. Sabi natin sa 20, okay, 5. Okay, sa 20, ilan ang 5? Meron tayong 4. Okay, so 4 times 5, magiging 20 dito. Babawasin nyo ngayon, okay? So 3, bawasan ng 0, so that would be 3. Ito, itong sobra na ito, lalagay nyo dyan, sobra. Remainder 3. Okay? Now, let's say, limbawa, mas mahaba yung binigay at iglo. 2, 3, 6. Okay. Naging tatlo na, di ba? Okay. Divide natin ulit sa 5. Okay. Ganun ulit. Sa 23, ilan ang 5? Sabi natin, 4. Okay. So, meron kayong sagot sa taas, nag-divide tayo, di ba? So, dito, 4 times 5, lalagyan nyo ngayon dito, 20. Okay. Babawasin nyo pagkatapos. 3, bawasan ng 0 is 3. Ito ngayon, ibababa ninyo. Okay. Yan, 36. Okay, so bilang ulit tayo ng 5. So sabi natin, 5, 10, 15, 20, 25, okay, 30, and then 35, okay? 35. So ilan yan? This is now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagay natin ngayon yung 7 sa taas, okay? So may sagot na kayong 7, di ba? So dito, 7 times 5, lalagay nyo ngayon dito yung 35. Saka nyo ngayon ulit babawasin. 6, bawasan ng 5, 1. Itong 1 na ito, sobra. Okay, lalagay nyo dito, remainder 1. O, ganun na. Okay, o, isa pa. Gawa ulit tayo. Gawa ulit tayo. Isa pa ulit. Okay. Let's say, halimbawa naman daw. Okay, kung mapapansin nyo, laging 5 yung binibigay ni Ate Glo. Kasi, pinakamadali para for you to remember, no? Okay. So, gawin natin ulit. Let's say, halimbawa, okay, 5 ulit. Para mas madali sa inyo. 5, 10, and then 15. Okay? So, that would be 20, 25, then 30, then 35. Okay? Lagyan natin ng 40, and then 45. Okay? Ang pinakalas na niyan is 50. Diba? Okay. Let's say, halimbawa, ito muna tayo sa simple, ha? Meron kayo, halimbawa, 8 divide by 5. Okay, so sa 8 daw, ilan ang 5? O, dito, tignan nyo doon sa skip counting table. So, makikita nyo, 5, 10. Huwag nyo kukuhanin yung 10, akit kayo sa 5. So, yung 5, 1, diba? Lagay nyo dito yung 1. Okay, meron lang kayong sagot na 1 sa taas kasi nag-divide kayo. Pag maglalagay kayo ng sagot sa baba, okay, 1 times 5. Ito times nyo. Okay. So, lagyan nyo ngayon dito yung 5. Tsaka nyo ngayon bawasin. 8, bawasan ng 5 ay 3. Okay. Itong 3 na to, 3 na to, lagyan nyo ngayon dito kasi sobra siya. Yun yung sinasabi natin remainder. Okay. So, now you will have your remainder. Okay. Now, assuming meron kayo ngayon dalawang number. We have here 86. So, sa 86, ilan daw ang 5? Okay. So, sabi natin dito, sa 8, ilan ang 5? Okay, so 5, 10. Balik tayo doon. Isa lang siya, di ba? Okay, lagay nyo ulit doon sa taas. 1. Okay, nag-divide kayo. Pag may sagot kayo sa taas, ha? Pag may sagot kayo dito sa taas, dapat may sagot din kayo dito sa baba. Laging ganon, ha?
So, 1 times 5, lagay ka ngayon dito ng 5. Bawasin mo ngayon. So, 8 bawasan ng 5 ay 3. Ano gagawin natin dito? Ibababa niya yan. Okay? So, magiging 36 siya ngayon, di ba? So, 36 ina ng 5. Ayan, so, sabi natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huwag niyong kukuhanin yung 18 kasi sobra. So, balik tayo dito. So, huwag niyong kukuhanin pala yung 14 kasi sobra. So, dito, nasa 8 siya. Balik tayo dito sa taas. Ito ay 7. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, yung 7, yun yung ilalagay nyo dito sa taas. Okay. Ito dito ha. Ayan, may 7. So, may 7 na kayo sa taas. 7 times 5, sabi niya, 7 times 5 is 35. Ilagay nyo ngayon dito itong 35. Okay. Ngayon, babawasin ninyo. 6 minus 5 is 1. Itong 1 na ito, sobra. So, yung sobra na yan, lagyan nyo ngayon dito, remainder 1. Okay. Nakuha nyo? Okay, remainder 1. Diba? Okay, let's say, limbawa, tatluhan. So, 8, 6, lagyan natin na limbawa ng 1. Okay? 1. Ilagay natin ngayon dito ang divide by 5. Okay. So, sa 8, ilang gawang 5? Sabi natin, 1. Kapag may sagot sa taas, lagay din ang sagot sa baba. 1 times 5 ay 5. Bawasin. So, 8 minus 5 is 3. Ibaba nyo itong 6. So, magiging 36, di ba? Isa-isa lang pag nagbaba, ha? So, sa 36, ilan ang 5? Sabi natin, 7. Yan. So, 7 times 5 ay 35. Okay. So, ulitin ko lang, ha? Kung mapapansin nyo dito, may sagot kayong 1 sa taas, may sagot kayong 5 sa baba. Okay? Tapos binaba natin. Dito, may sagot kayong 7 sa taas, dito, may sagot kayong 35 sa baba. Laging ganun, ha? May sagot sa taas, may sagot sa baba. 6, bawasan ng 5 ay 1. Diba? Okay, ngayon, merong 1 dito. Itong 1 na ito, ibababa nyo ngayon. Kaya siya ay magiging 11. So, sa 11, ilan ang 5? So, bilangin natin, 1, 2, ito 3, 15, o 11 lang hinahanap natin. Kaya babalik tayo dito sa 10. 1, 2, ilagay natin ngayon yung 2 sa taas. Meron kayong sagot na 2 sa taas, ilalagay nyo ngayon sa baba itong 10. Okay? So 11, bawasan ng 10 ay 1. Kaya itong 1, sobra na yan, ilalagay nyo ngayon dito yan sa taas. So ang sagot din nyo ngayon is 172 remainder 1. Paano natin i-check ating do? Ayan. 172, okay, yung remainder na 1 ay ipa-plus nyo yan mamaya doon sa sagot. Kanya, okay. Dito ngayon, 172, i-times natin sa 5. Para makita natin kung tama ba yung sagot ninyo. 5 times 2 is 10, carry 1. 5 times 7 is, sabi niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35. Plus 1 is 36. Okay, lagyan nyo ngayon dito yung 3. Kasi kikerry natin, di ba? So, 5 times 1 is 3. 5 times 1 pala, sorry, is 5. Plus 3 ay 8. Okay. So, ngayon, yung carry, ipa-plus natin. 0 plus 1, 6. Okay, 1 pala. 0 plus 1 is 1, sorry. Ibaba natin yung 6 and then baba din natin yung 8. Ayun o, 8, 6, 1, di ba? Nakalagay dito 861. So, ibig sabihin, tama siya. Okay? So, now, let's say, you will be given a number. Okay? Iba naman daw, halimbawa, kasi akiglo, madali lang yun sa 5. O, sige, let's make it harder. Okay? So, provided, meron kayong i-divide sa 9. Okay? Kapag ang i-divide sa inyo ito ay sa 9, gamitin nyo yung skip counting table ng 9. So, that would be 9, and then 18, 27, okay, 36, 45, then 54, and then 63, 72, 81, and then 90. Okay, so lagyan natin ng numbering, ha? Okay, so this would be 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, 7, 8, 9, and then 10. Okay, so divide by 9 tayo. Lagay tayo na doon ng number. Lagay natin ng 3, 9, 8, 7. O, lagay natin 7. Yan.
So, 3,987. 3,987, i-divide doon natin sa 9. Okay, tingnan natin ngayon. Base sa multiplication table, ano ang malapit sa 39? Okay? So, from here, makikita nyo, sa 39, pinakamalapit ang 46. Ano katapat? 4. Itong 4 na to, yun yung ilagay nyo doon sa taas. Sa tapat ng 9. So, meron kayong sagot na 4 sa taas. Ano ang katapat ng 4? Ilagay nyo itong 36 sa baba. 4 times. Okay? 4 times 9, sabi niya 36. Lagay nyo yung 36 dito sa baba. Okay, yan. So, bawasin natin ngayon. 9, bawasan ng 6, ay 3. So, ang susunod ninyong gagawin, ipababa nyo ngayon itong 8. Itong 8, lagay nyo ngayon dito. Okay. So, sa 38, ilan ang 9? Tingnan natin, ang pinakamalapit ulit ay 36. So, nyo kukuha nyo yung 45 kasi sobra. So, 36, lagay natin yung 4 sa taas. Ano yung katapat ng 4? 36. Lagay nyo ngayon dito. 36. Bawasin ulit natin. So, 8, bawasan ng 6 ay 2. Okay. Ibaba ninyo ngayon itong 7. Ayun. So, sa 27, ilan ang 9? Ayun, nakalagay. Ayun, no? 3. Ilagay nyo ngayon itong 3. So, 3 times 9 ay 27. Okay. So, 27 minus 27 ay 0. Okay. Granting. Halimbawa, naging 3, 9, 8, 9. Gawin natin. 3, 9, 8, 7. 3, 9, 8, 9. I-divide natin ngayon sa 9. Okay. Pakita ko lang sa inyo. So, sabi natin sa 39, ilan ang 9? Sabi natin 4. Okay, 4 times 9 is 36. Minus. 9 minus 6 is 3. Baba niyo itong 8. So, sa 38, ilan ang 9? Sabi natin 4. Okay, 4. 4 times 9 again is 36. 8 minus 2, 6 is 2. Baba niyo ngayon si 9. Yan, naging 29. So, sa 29, ilan ang 9? Hanapin natin. Ayun, nakalagay doon 3. Okay, so nakalagay ngayon dito, 27. 9 minus 7 is 2. Itong 2 na to, yan yung pinaka-remainder ninyo. Sobra. Lalagay nyo ngayon, remainder. Sobra ng 2. Okay, how are you going to check now? Kuhanin natin itong 4, 4, 3. Okay, times 9. May magiging sagot kayo dyan, yung remainder na 2, dito ninyo ilalagay sa baba. Plus 2. Kasi ipa-plus nyo yun mamaya. Okay? So, 3 times 9, 27, carry 2, okay? 4 times 9, 1, 2, 3, 4, ayun, 36, plus 2, itadagdag yung 2, ah. 36 plus 2 is 38, okay? Carry 3, mubuhatin nyo yung 3. Hindi ninyo ilalagay dito, okay? No, you have to bring it up, okay? Yan, ha? Okay, now, 9 times 4 is 36, plus 3, 37, 38, 39. Talagay natin dito, ah. 39. Ipa-plus nyo na ngayon yung remainder. 7 plus 2 is 9. Baba nyo itong 8. Okay. Baba nyo rin itong 9. Baba nyo rin yung 3. Ayun. 3989. 3989. Ayun. Makikita ninyo, magkapareho sila ng sagot. So that means tama. Okay. Lagi natin sinasabi sa inyo. If ever, kailangan natin ng talino. Okay. Saan tayo kukuha? Tingnan natin sa Bible sa Santiago. Okay. Santiago, chapter 1, verse 5. Ito lagi niyong pangahawakan. Huh? Okay, anong sabi doon sa Santiago, chapter 1, verse 5? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y